chine-chine ko lahat eh, kung sino yung nag-o-offer, alam mo yung ganon. So, gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Kailangan ma-aware yung tao. So, ibig mong sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong polvoronic activity at kasama sa mga polvoronic session na yon ang mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o tatlo bang anak, dalawang anak, o isang anak lang? Dalawa. Pero hindi ko papangalanan muna. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. Pag alam niyo yun. Pero alam na nila yun. Alam mo, Maharlika, public yan. Public yan. Sobrang public yan. Maniwala ka sa akin. Kaya I'm calling all those people na, alam mo yun, na biktima ng kayabangan ng mga whoever, yung lahat ng binabanggit ko. Lumabas kayo. Lumabas kayo lahat. Kasi marami naman eh. Nabubully because of their fame, power, and money. Yeah. Yun. You know, sabi ko nga, nung, I don't know kung na-mention ko yun pa, nung nag-interview tayo, nung May 9 kasi, mayroon siyang isang anak, isa sa anak niya, na talagang naka-face-to-face ko siya. At alam mo, binidyoan ko siya, sabi ko, mag-greet ka sa aking mga palangga, sa mga followers. During that time, high na high siya. Hindi lang ako sure kung ano yung tinira niya. High na high, I can tell kung sino ang normal at sino ang hindi. So, maaaring isa yun, no? Yung napag-usapan natin behind the scene. Oh my goodness. So, kung ang dalawa sa anak, maaaring tama yung hinala ko, yung isa doon. Pero yung isa, hindi mo na-witness. Hindi. No. Hindi na-witness ng hindi anak ko. Hindi. Okay, hindi. Yung good. Isa. Yung iba. Yung isang batang yun na somehow na yun nasa isipan ko din. So, yung anak mo kasama sa session based on yung naikwento niya sa'yo, itong dalawang anak ng presidente at ng itong Liza Tanas? Oo, nakakasama niya. Nakakasama niya talaga. Ano yung kwento niya sa'yo, Miss Ka? Yung kwento niya sa akin is very, very simple. Parang, kasi mami, lakas naman talaga eh. Alam mo yung ganun. Sabi niya sa akin, Mommy, thank you for naialis mo ako doon. I'm so sorry for what happened, you know. Kasi talagang nagalit ako. Kasi sabi ko sa kanya, you know that for a fact na ang dami nating dinadaanan, tas ba't ka pumasok sa ganyan? Alam mo yun? Uh-huh. And, you know, alam mo, things happen. Sabi ko nga, ang nakakalungkot lang kasi, yung magulang ka na ito-tolerate mo. I guess, if you're doing it kasi, talagang okay lang din. Nagiging normal, di ba? Parang ako kasi hindi abnormal yan eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko magets eh. Bakit daming pera, sikat na, yun, kabubuhan na magtitake ka ng ganyan. Feeling la social sila kasi nagpo-polvoronic sila. Katangahan ho yan. Kayo po yung pinaka-cheap for me kasi you're doing that. Kasi dinidegrade niyo yung pagkatao niyo by doing it. Yun. I'm so happy din, no? Kasi yung anak mo na naialis mo sa ganung kadiliman. Okay? Opo. Nasabi ko din naman, 'di ba, sa interview ko, hindi maintindihan ng tao kung saan ako nanggagaling. Kasi kung hindi sila ako, hindi nila naranasan yung naranasan ko. Yun po 'yun. Grabe, mga palangga, mga kababayan, hindi lang ang presidente, ang bangag, ang asawa at ang mga anak. Ay, ang sabi ko, ano ang ginagawa ng taong bayan? I think sila makakasagot niyan. Miss Cathy, may mga lumalabas na mga luma niyong pictures together with these beautiful celebrities. Okay? Mm-hmm. Tignan natin yung kanilang mga alindog. Alright? Tinitignan ko yung kanilang alindog. Magaganda talaga. Ikaw dito, kaganda. Katabi mo dito, actually, idol ko to nung bata ako. Dito ako nakaka-inspire sa kanya mga pananamit talaga. Sinabi ko naman to pa ulit-ulit. Ikaw, sila Greta. Tingnan ko pa yung mukha. La Greta, Karen Jimeno. Si Karen Jimeno. I don't know kung natatanda mo yung pangalan nila. Miss Averin. Okay. Shasha Padilla. May nag-send sa akin kahapon ito na magagandang ilag. Kilala mo ba itong mga taong lahat? Itong mga to? Opo, pero you know, parang like si Shasha, hindi ko siya close.
I think that photo kasi galing yan sa bahay ni Noel Oñate. Because as I remember, that's the only place na na-meet ko si Shasha. Hindi ko makakalimutan. Bahay ni Noel Oñate. Ito yung Opo. Nabanggit ko na may nagsabi Opo. Sa akin na si Noel Oñate, tinatanong ko siya na miyembro siya ng Polvoronic Gang o Polvoronic Boys. Mm. Tinatanong ko Opo. Nga siya. So kung bahay ito ni Noel Oñate, ako, I want to be fair. Okay? Opo. So kahit nagaganda itong mga babaeng ito, yan bang time na yan nagkaroon ng Polvoronic session with these girls? At ito ba itong mga magagandang babaeng ito, masasabi mo ba na sila ay hindi nagpolboron? Opo, hindi. Hindi po. We just love to sing. Okay, good. Kasi usually, pag gumagawa kami ng get-together, may kantahan yan. Okay. Mahilig kaming kumanta. Pero hindi yung mga yan, wala ho yan. Hindi ho gumawa ng anything na ganon. Alam nyo po, makikita nyo sa kulay ng balat. Makikita nyo sa action. Makikita nyo sa ipen. Yun po. Makikita nyo lahat. Okay. Matitino po yan, matitino, in a way. Hindi, siguro hindi sila perfect, pero hindi sila nagpo-polvoron. Yeah, okay, that's good. At least malinaw tayo dyan kasi may mga kakilala tayong mga personalidad dyan, ano? Now, balik tayo kay Marcos Jr. So, dahil overwhelming yung nakaraan nating interview, wala ka ba talagang matatanda ang pagkakataon maliban sa Hi Hello with Bongbong Marcos nung time na nadudun sa restaurant na sumisingot siya o sa iba pang mga pagkakataon kasi maraming beses na pagkakataon? Wala ka bang natatandaan o ano yung natatandaan mo na somehow nagkaroon kayo ng conversation? Wala po talaga eh. Kasi ano talaga, parang hi hello lang talaga siya. Kasi ganun nga siya, yun nga yung sinasabi sa akin ni Tony Boy, hindi siya basta nag-e-engage sa mga tao, lalo na kapag hindi niya kilala or close. Or maybe ako naman, naisip ko rin na siguro nasiraan na ako sa kanya, kaya ayaw niya ako kausapin. Kasi best friend niya si Sap, diba? So alam niyo po yun. So baka ganun na rin, nag-iingat siya. Parang, kasi yung bago lang kami ni Tony Boy, ganun din yung ginawa sa akin eh. Yung mag-a-attend ako ng isang, yung get-together, sinabihan agad yung ibang tao doon na, oy, Tony Boy will bring Kathy here. Ah. Don't talk to that girl. She's nobody. So, I said, wow, talaga lang. So, di ba, napaka matapobre lang. So, you know, pero kamag-anak din yun eh. One of the relative din ni Sap, yung nagsabi nun sa grupo na yun. So, parang, siguro nga, kaya ganun sila. Kasi nga, siniraan din ako ni Sap na di ba yung nag-aaway sila magtsuhin. Ako yung reason. So, in a way, hindi ko rin sila masisi kasi di nila alam eh, di ba? But, it's just unfair for my side kasi wala naman akong ginagawa. Alam mo yun? Okay. Sabi mo, hindi kayo talaga nagkaroon ng parang conversation, hi, hello lang. Ano yung mga kinukwento na lang sa'yo ng iyong ex-partner? Well, ang kinukwento sa akin, hindi talaga siya pwedeng, nasasabi niya, mahirap yan, hindi siya pwedeng maging leader. Sinabi Tony Boy Florendo? Opo, sa'yo sinabi mismo. Niya. Oh, kasi yun nga, paano magiging leader kasi hindi nga siya nahihiya nga makipag-usap sa tao, hindi makatagal, naiirita. Alam mo yun, parang, naiirita siya. So ayaw niya, parang kapag ini-interview nga, di ba, parang umiiwas siya, mabilis lang. Well, pag in-interview ko siya, actually lagi nagmamadali yan eh. Nagme-message mga alipores na, Miss Marlica, back up na, ganun, tama na, parang may inaawat pa ako, maliban sa may script yun. But anyway, so gaming sa ex-partner mo talaga na si Marcos Jr. ay hindi ka dapat maging presidente, coming not only sa ex-partner mo, but his BFF. Na hindi pwede sa kadahilanan na siya ay, maliban sa naiirita, at dahil sa pagpupulboron, tama? Opo. Opo. Yun. May mga kasi, okay, go ahead. Sige. Kasi di ba, parang how can you be, parang paano ka nga naman magiging leader kung hindi mo kayang humarap sa tao? Alam mo yun? Tapos parang if you will let other people lead, parang gagamit ka lang ng ibang tao or like, ikaw lang nina sa front pero iba yung gumagalaw for you. Yun nga, ang hirap nun eh, di ba? So, iba yun.
Alam mo, talagang na malungkot para sa taong bayan. Kasi you mentioned the Lagdameyo, and for sure, may iba pang mga Lagdameyo, no, sa family na nagpupulboron. At tama ba ako? Opo. But hindi na lang muna natin pangangalanan, di ba? Okay, opo. So, yeah. Parang, magsa-sounds na naman ako, sounds like. Sounds like. Di, kasi, like, kasi kini-question kung how deep, di ba? Kapit ka na sa kanya, hindi matitinag eh. Parang buong-buo ka.